Hello everyone! At ito na naman sa Teacher Christine. Hi mga kashera! It's Clisher time! It is still my birth month, so magtuturo ulit si teacher tungkol kay Jesus. Are you excited na ba for a trivia question and a new lesson for this day? Wow! So let's start now with the prayer. Ibigit na natin ang ating mga mata. Lord Jesus, salamat po. Tayo is another day para matuto ulit tungkol sa iyo. Samahan mo kami muli sa oras na to. In this name we pray, Amen. Mga kids, before anything else, as usual, we must recap our lessons from July, August, September, and October. Kasama na ang November. Ready na ba? May mga nakaalala na ba? Let's see. For the month of July, ano nga pa yung mga natutunan natin? Tama mga kids, ang lesson natin for the month of July ay always tayo magtiwala kay Jesus. Ano mang mangyari? Tama ba? Yes! For the month of August, ano nga pa yung mga natutunan natin mga kids? Yes! Ang lesson natin for the month of August ay magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Maging strong tayo sa pananampalataya kay Jesus. Amen? Wow! Next naman natin, Erika, ay for the month of September. Ano nga pa yung mga natutunan natin? Yes! Sabi dito, ang lesson ay maging bold tayo sa pananampalataya kay Jesus. Sa pananampalataya na may magagawa ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Amen? Next naman natin i-recap ay for the month of October. Ano nga pa natutunan natin? Yes, si Jesus ang lesson natin for the month of October. Yung namatay siya para sa atin at muling nabuhay. Yes, tama yung mga sinasabi ng Diyos sa atin lahat. Hindi siya sinungaling at naging tapat siya para sa atin. Amazing! Amen? Ayan, i-recap naman natin ay for the month of November. Ano nga ba natin natutunan? Yes, ang unang lesson natin ay we are all created by God. Amazing! Pangalawang lesson naman natin ay we are chosen by God. Amazing again! Ready na ba sa trivia question? Ang trivia question natin for this day ay sino nga ba si Jesus sa buhay natin? Ano ba ang ginawa niya para sa atin? I-chat nyo lang o i-comment nyo lang ang trivia answer nyo. Amen? This is it na! Are you ready na for a new lesson?
Bible verse natin ay still makikita pa rin natin sa Psalms 139 verse 14. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Yay! Ang Bible story natin for this day ay sina Ruth at si Boaz. Ang topic natin for this day ay I am in Christ Jesus. Ibig sabihin, kailanman ay hindi tayo iiwanan ng Diyos. Kasama natin ang Diyos. Always and forever, saan man tayo mapunta. Wow, amazing! Lumayo man tayo ay still, andyan pa rin ang Diyos para sa atin. Nasa tabi lang natin siya. Hindi lang natin siya nakikita, pero nafe-feel natin siya. Amen? Halimbawa na lang ay si Ruth. Si Ruth ay nakapag-asawa siya. Pero, matay ang asawa niya. At, ang naging kasama niya ay yung binan niya. Yung nanay ng asawa niya. So, makikita dito na kahit na matay yung asawa ni Ruth, ay still hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang kanyang binan. Alam niyo ba ang naging desisyon ni Ruth? After na matay yung asawa niya, ang desisyon ni Ruth ay manatiling kasama niya ang kanyang biyanan. Saan man mapunta ang biyanan niya, sasama ito. At yun na nga, sumama nga siya sa kanyang biyanan. Hindi niya alam kung saan man siya pupunta, kung saan man ang paruroonan niya. Basta nagtiwala lang siya. At dahil doon, napunta si Ruth sa isang place na hindi niya kapisado. At doon niya nakilala si Boaz. Si Boaz ay mayaman na lalaki. Nagustuhan niya si Ruth. Kaya pinagpala si Ruth at ang kanyang biyanan. At soon, nagpakasal sila. Amen? So, makikita natin sa story ni Ruth ay kailanman hindi iniwan ng Diyos si Ruth. Nanatili siyang tapat kay Ruth. At napagpala pa siya kay Boaz. Wow! So, ganun din ang pwede mangyari sa atin. Kailanman hindi tayo iiwanan ng Diyos, saan man tayo mapunta. Ano mang mga pagsupok na tumating sa atin ay laging andyan si Lord. Amen? Iniingatan tayo at kinakabayan. Kaya, always remember mga kids, trust God with all your heart, with all your strength, with all your mind. Tutulungan tayo ng Diyos. Tutulungan kayo sa mga modules nyo. Magtiwala lang tayo sa Kanya at ibigay ang karapat-dapat na pananampalataya at tiyak hindi tayo iiwanan. Amen? Lagi din nating isipin na pamilya na ang turing ni Jesus sa atin. Wow! Amazing! Nakakataba ng puso dahil minahal tayo ng lubos. Kahit makasalanan tayo, tinangkap tayo. Amen? Ayan, matami na naman tayong natutunan mga kids. Nakakatuwa. Amen? So, let's all pray na tayo. Pasalamatan natin ang Diyos dahil iniingatan tayo at tutulungan tayo at kailanman hindi tayo iiwanan. Amen? Ipikit na natin ang ating mga mata. Lord Jesus, salamat po muli sa araw na to. Salamat po muli na pinigyan mo kami ng pagkakataon na makilala ka ng lubos at pinakilala mo ang iyong sarili na kailanman hindi kami iiwanan. At mahal na mahal mo kami, tinangkap mo kami
as a family. Salamat po muli sa inyong pagmamahal. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. See you again for the next week para sa lesson ulit tungkol kay Jesus. Bye!